Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Did I surprise you? Nakangising tura nito. Paano siya nito nasundan? Nagtataka ka ba kung paano kita sinundan dito? Nanlaki ang mga mata niya na si Ramon nga ang kaharap niya. Nangangatugman ang mga tuhod niya. Pipilitin pa rin niyang makalayo rito. Kung nagpaplano kang tumakas ng huli, hindi ka na makakaatras ngayon. Ramon, please tigilan mo na ako. Ang mama ko ang may atraso sa iyo at hindi ako. Nagdikit ang mga kilay nito. Stop calling your lover's name. Galit na sabi nito. Nangunot-noo siya sa sinabi nito. So ibig sabihin, si Jackson ang kaharap niya. Hindi naman kaya may dual identity ang mga ito. Kahit na si Ramon o si Jackson man ito, hindi pa rin siya dapat magtiwala dito. Jackson? Pabulong na wika niya. Nilapitan siya nito at hinawakan siya na mahigpit sa braso. Gusto mong tumakas? Hindi ganun kadali ang iniisip mo. Nagpupumiglas siya na makalayo rito. Let me go! Umalis na ako sa inyo. Kaya wala nang dahilan pa para matuloy ang kasal. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Ikaw ang nagkusa sa sitwasyong ito. Kaya harapin mo ang kahihinatan mong babae ka. Hindi ako. I told you, it was a misunderstanding. So please, let me go. Tiningnan siya nito na masama. Huli na. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Sasama ka sa akin sa ayo at sa gusto mo. Pinagtitinginan na pala sila ng ibang tao na napapadaan, yung iba naman ay nagbubulungan pa. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Tandaan mo ang mga pinsalang ginawa mo. Muling paalala nito. Tulong! Hindi ko kilala ang taong to. Please tulungan niyo ako. Sigaw niya. Ano? Hinigpitan nito na mahigpit ang kamay niya at hinawakan siya sa baywang. Siya naman ang nasurpresa sa ginawa nito. Ipagpaumanhin po ninyo kung nakakaistorbo kami sa inyo. Ganit kasi sa akin ang asawa ko. Hindi kasi ako umuwi na maaga kaya siya naglayas. Ano daw? Nakarinig siya na mahihinang tawa at mga bulungan. Nakita niya ang mga tao kung paanong tuwang-tuwa sila sa eksena. The next thing she know, nasa loob na siya ng kotse nito na nakaupo sa tabi niya. Drive the car. Galit na utos nito sa driver. Saan po tayo, sir? In my condo. Sabi nito at inayos ang damit. Nagsumiksik siya sa gilid. Tiningnan siya nito. Balak mong tumakas? Sige, tumalon ka. Tingnan natin kung hindi magkalasog-lasog yung katawan mo. Nanginginig siya sa sinabi nito. Maraming beses na siyang napahamak pero ang tumalon sa labas ng kotse habang umaandar yun naman ang hindi niya kayang gawin. Tiningnan niya ito. What? Don't stare at me like that. Please, just let me go. Pagmamakaawa niya rito. Shut up! Bulyaw naman ito. Kahit saang lupalop ka pa magpunta, hindi ka makakataka sa akin. Do you understand? Sabi nito na diretso na ang tingin. Hindi ba't galit ka sa akin? At tinawag mo pa ako bilang isang oportunista? Tiningnan siya nito at nagkatitigan silang dalawa. Aminado naman siya na magandang lalaki ito, lalo na ngayon na nakasuot ito ng business attire.
Iba ang aura nito. Nakakaakit ang bawat galaw niya. Ito ay isang normal na terno ng lalaki. Ngunit ang ganoong aura ay maaaring lumitaw. Kung ano-ano pa ang napapansin niya. May oras pa siya para purihin ito. Napagtanto ko na kailangan kita sa ibang paraan. Sabi nito sa isang sarkastikong tono. Anong kailangan nito sa kanya? Pagsasamantalahan ba siya dito, kagaya ng ginawa ni Ramon? Napayakap tuloy siya sa kanyang sarili. Oh, come on. Huwag mong isipin na pinagnanasaan kita. Sabi nito na parang nababasa nito ang nasa utak niya. Nakakagulo talaga. Alam mong wala akong pake. Sumigaw ito. Bakit ang dami mong tanong? Masyado kang nagsasalita. Kasalanan mong lahat ng ito. Galit na sabi nito. Hindi na ba siya makakaatras? Nakatakas nga siya sa multo ni Ramon. Pero ang isang to, makakatakas din ba siya? Come closer, utos nito. Hindi siya pwedeng lumapit dito. Baka kung anong gawin nito sa kanya. Alam niya, kapag napalapit siya sa katawan ng lalaki, iinit ang katawan nito at, no. Natatakot? Hindi siya umimik. Nag-iwas siya ng tingin dito at tiningnan ang labas ng bintana ng kotse. Mas mabuti na lang na hindi siya umimik para hindi na ito magalit sa kanya. Tutal naman, pagod na pagod din ang katawan niya. Sa 2 oras na biyahe pa uwi ng Laguna, nawala din pala siyang napala sa pag-uwi niya. Napasigaw siya ng hawakan siya nito. Nagdikit ang mga katawan nila. Nagpumigla siya pero malakas ito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Mahigpit ang pagkakahawak nito sa baba niya at ang 2 kamay naman niya ay hawak nito. Nagkatitigan sila na parabang binabasa nito ang bawat anggulo na mukha niya. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang mga ibig kong sabihin? Hayaan mo at tuturuan kita. Masyado siyang malapit at naaamoy na niya ang halimuyak na nagmumula sa katawan nito. Bigla ay nanumbig ang mga mata niya. Napamura naman ito. You're a crybaby. Naalala niya ang isang taong palaging nagsasabi na mga katagang iyon kapag malapit na siyang umiyak. Noon siya ay 8 taong gulang pa lamang. Gustong-gusto na niyang kalimutan ang pangyayaring iyon nung bata siya. Pero hindi niya magawa at isa iyon sa madilim na nakaraan niya. Simula noon ay nagkandamalas-malas na ang buhay nilang mag-ina at iyon na ang simula na kinamuhian siya nito. Humingi siya ng malalim upang pigilan ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagpumiglas dahil pagod na siya hanggang sa naramdaman na lamang niyang parang may kung anong tumusok sa kanyang kaliwang braso. Good. Bago siya mawala ng malay, narinig na muna niya iyon. Sir, nandito na po tayo sa kondo nyo. Naalimpungatan si Jackson sa mahinang pagtawag na iyon ng kanyang driver. Napaungol siya. Paano siya nakatulog ng ganoong kadali? Hindi niya gawain ang matulog lalo na kung nasa kalsada siya. Hindi siya sanay at mas gusto niyang maging alerto sa anumang sakuna habang nasa biyahe. Tiningnan niya ang relong pambisig at pasado 8:00 na. Sobrang traffic ba ng daan kaya ganun na lang sila nakarating? Hindi naman ganun kalayo ang biyahe mula Laguna hanggang Makati. Matapos niyang makilala ang ilan sa mga investors na iyon sa Tagaytay, ay nagmaneho siya pabalik para hanapin ang babaeng iyon sa Laguna. Dire-diretso na sana ulit siya ng Tagaytay sa mansyon ng lola niya. Pero ipinagpabukas na lang niya. Marami pa siyang gagawin. Kinabukasan sa opisina kaya naman, dumaan na siya sa Laguna para sunduin ang babaeng pakananan lahat ng gulo sa buhay niya. Ang akala siguro ng babaeng ito, hindi niya ito masusundan. Pero nagkamali siya. Napatingin siya sa babaeng nakayakap ngayon sa kanya. Ngayon naramdaman niya ang balat nito
na tila nagdulot ng kakaibang ginhawa sa kanya. Kinamitan lang naman niya ito ng hiringgilya para makatulog ito. Dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang maingay. Iniangat niya ang mukha nito. Tila ito isang inosente habang natutulog. At aaminin niya sa kanyang sarili na talaga namang maganda ito. Ramdam din niya ang dibdib nito. May kung anong init siyang naramdaman sa kanyang katawan. Paano siya nabibigyan ng babaeng ito ng ganong karamdaman, ng matinding pagnanasa na tawag ng laman habang siya ay mahimbing na natutulog? Nagagawa nito iyon without an effort. Napamura naman siya. Nawawala na siya ng kontrol. Kung papatulan niya ang babaeng ito, parang kinain na din niya ang kanyang sinabi. Ang isang kagaya nito ay ang babaeng nagbabalat kayo. Marami na siyang nakilalang babae. Ilan sa kanila ay gumamit ng kanilang katawan para makuha ang gusto nila, at ang iba naman ay nagpapanggap na biktima sila ng sexual na pag-atake, at alam niyang isa si Yunis sa kanila. Pero isa lang ang babaeng may nararamdaman pa rin siya, ang kanyang ampo na si Elena. Alam nila pareho na hindi sila magkadugo. Adapted siya ng kapatid ng mami niya na si Tita Beatrice. Hindi magkaanak ang mga ito ng asawa nito, so they decided to adopt, and that was Elena. She was the perfect girl for him. Walang kaarte-arte sa katawan. Nabuo ang closeness nilang dalawa pagkatapos ng insidente na nangyari sa kanya 15 taon na ang nakakalipas, at 13 siya noong panahong iyon. Pero mas lalong naging malapit ang kalooban nila, at naging kakaiba ang pakiramdam niya noong 15 siya. Nagkaroon ito ng puwang sa puso niya. Halos 2 taon din siya nitong tiniis dahil sa ugali niya. At may pagkakahawig ito sa nakilala niyang bata noon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa maliit na bata, kung ito ay nakaligtas o namatay sa araw na iyon. Mula noon ay naging malapit sila na Elena. Sa bawat araw hanggang sa napagtanto niyang sa bandang huli na may nararamdaman siya para dito. Pero huli na ang lahat. Engaged na si Elena sa asungot na si Sandro. Paano ba naman kasi? Hindi niya alam na may nakikitang ibang lalaki sa Elena. Nagulat talaga siya. Naalala niya ang araw na sinabi sa kanya ni Elena na engaged na siya. Paano nangyari? Ang sabi mo kasi, bubugbugin mo kung sinong lalaki ang nagbabalak na ligawan ako. Kaya hindi ko nalang sinabi sa'yo. Alam kong pinoprotektahan mo lang ako. Kaya tinago ko nalang ang sekreto. Dapat sinabi mo sa akin noong una pa lang. Galit na sigaw niya at naglakad na papalayo. Bago pa mahuli ang lahat, nakipagkita ulit siya kay Elena para sabihin ang totoong nararamdaman niya. At naalala na niya nang makayag siya ng pag-ibig dito. Elena, mahal kita. Yeah, at mahal din kita. At ikaw ang magiging best man sa aking wedding. Sana hindi mo ito palampasin. Napamura naman siya. Elena, mahal kita hindi bilang pagmamahal ng isang pinsan. Nagulat ito sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito magandang biro, ha, Jackson? At hindi ka talaga nakakatawa. Galit ka pa rin ba sa akin kasi hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa amin ni Sandro? Seryoso ako, Elena. Itinaas niya ang 2 kamay. Oh, shut up, Jackson. Alam mo, magpinsan tayo. Parang hindi tayo magkasama. Na tayo ay tila magkapatid na. Don't be stupid, Elena. Pareho nating alam na hindi tayo magkadugo. Pagtatama naman niya. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. So talagang pinamumukha mo sa akin ni isa akong ampon? Galit na sigaw nito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hinawakan niya ito sa mga braso. Elena, listen to me. Tama na! Sumigaw naman ito. Kapag sinabi mo pa ulit ito,
Huwag na huwag ka na magpapakita ulit sa akin. Nakakasura ka. Galit na sabi nito at tumakbo ito papalayo. Ilang buwan na niyang hindi ito nakikita. At miss na niya ito. Tiningnan niya ulit ang babaeng natutulog sa kanyang bisig. Makinis at maganda ang mukha nito. Alam niya na madaming lalaki ang nagdaan sa buhay nito. At hindi siya ganoon katanga para paniwalaan na inosente at malinis ito. Nanlaki ang mga mata nito na makita siya. Hindi niya alam pero, but he find it cute. Kaagad at sa isang mapangwasak na pakiramdam ng pagkabigla nito, hindi na niya nalaman ang kanyang sigaw. Hindi! Sigaw nito na sasampalin sana siya nito, pero hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Gusto mo akong sampalin? Bigla itong lumayo sa kanya at nakita niya ang takot sa mukha nito. Panibagong drama na naman ba ito? Anong ginawa mo sa akin? Sigaw naman ito. Napamura naman siya. Naiinis siya kapag may sumisigaw sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Lumabas ka na at sumunod ka sa akin. Pagkasabi niyo, lumabas na siya ng kotse. Diyos ko, paanong napayakap siya kay Jackson? Ano na lang ang iisipin nito sa ginawa niya? Lumabas na siya ng kotse at sinundan ito. Baka magalit na naman ito sa behavior niya. Alam na niya kung paano ito magalit at ihandel na huwag itong galitin. Ang pinakanapansin niya sa ugali nito ay ang madali itong mairita. Wala na din naman siyang magagawa sa ngayon kung hindi ang sundin na lang ang kagustuhan ni Jackson. Tila ba nawala na siya ng pag-asa. Nasa parking lot sila ng ground floor ng building na iyon. Hindi iyon ang unang lugar na pinagdalhan sa kanya ni Jackson. Gaano kayaman ang lalaking ito? Ilang condo unit ba mayroon siya? Tinungo nila ang elevator at pinindot nito ang 86th floor. Walang imik na pumasok sila sa loob at may mga nakasabayan sila. Nakita niya na kinuha ni Jackson ang phone nito sa bulsa. Makalipas lang ang ilang minuto, narating nila ang floor na kung saan yung condo unit ang binata. Parang nawindang ang ulo niya sa taas ng condo unit nito. Namangha siya sa nakita at napakamodern ng loob niyon. Mas malawak ito kumpara sa unang condo na pinagdalhan sa kanya ng binata. There was a modernist kitchen, minibar, a set of dining table, and a wide living room. Lahat ng mga gamit na naka-customize, wala rin kalat sa paligid. Tinanggal niya ang suot na sandal at inilagay malapit sa pintuan. Maya't maya dinampot ng binata ang cellphone sa bulsa nito at dumiretso si Jackson sa nakasaradong pintuan ng kwarto at binuksan niyon iyon at pumasok doon. Tila nanliit siya sa sarili kung tutusin para na siyang basura sa paningin ng binata. Posibleng papatay din ito at malamang isa na siya sa magiging biktima nito kung makikipagmatigasan siya ng ulo dito. Kung nagawang bayaran ni Jackson ang kanyang ina, ibig sabihin si Ramon at Jackson ay iisa. Paanong hindi niya pagkukumparahin ang dalawa dahil pareho namang talaga itong mayaman? Pero bakit hindi alam iyon ni Jackson? Was he just pretending? Wala sa sariling napaupo siya sa couch. Naguguluhan siya. Gusto niyang tumakbo at lumayo dito. Pero alam niyang mahanap at mahanap siya nito kahit tumakas pa siya. Tinaman niya ang kanyang braso. Alam niyang may tinusok sa kanya si Jackson dahil nakaramdam kaagad siya ng manghihina kanina. Kasunod noon nawalan siya ng malay. Paano kung gawin ito ulit iyon sa kanya at halayin siya nito na hindi niya namamalayan? Nanginginig siya sa isiping iyon. Anumang oras parang iiyak na naman siya. Mama, nasaan ka na ba? Why did you do this to me? Sarili mong anak ipinagkanulo mo. Kung iiyak ka ulit,
gawin mo sa lugar na hindi ka makakaistorbo ng iba. Tumingala siya dito. I'm sorry. I can't hold it, just please let me cry this moment. Basag ang boses na wika niya. Bawal kang umiyak, pigilan mo! Nakasubsob ang dalawang kamay niya sa kanyang mukha, habang walang tigil siya sa pag-iyak. Wala na siyang pakialam kung magalit man ito sa kanya. Nagsisikip ang kanyang dibdib dahil sa sobrang pagkahabag sa sarili. Hindi niya mapigilang maging emosyonal. Napasigaw naman siya nang hindi niya maabot ang kanyang hininga. Binuhat siya nito. Saan mo ba ako dadalhin? Ibaba mo nga ako. Tumahimik ka. Sandamakmak na kaba ang tumatakbo sa katawan niya sa mga sandaling iyon. Napasigaw siya na parang bagay lang siya nitong itinapon sa ibabaw ng kama. Tinanggal nito ang necktie nito, kasunod noon ang suot nitong coat. Unfastened his white polo shirt. What do you think you are doing? Tanong niya nang walang sabing tumagan ito sa kanya. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit tila bulong lang ito sa kanya. Nagpumigla siya pero hindi man lang siya nakawala sa lakas nito. Hayaan mong babalaan kita sa huling pagkakataon. Bulong nito. Puno ng galit ang mga mata niya. This time, takot na takot siya dito. She couldn't look at him. Pumikit na lang siya dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Hey, look at me. Open your eyes. Sigaw nito. Sinunod na lamang niya ito. Walang magtatanggol sa kanya sa oras na yon. Dahil wala ang lola at ang mama nito. Ang kanyang mga mata ay naging malalim, natanso na kulay muli. At habang si Eunice ay nakatingin sa kanya nang may pag-alala, pakiramdam niya ay parang isang kuneho na nakapila para sa hapunan ng isang ahas. Hinawakan niya ang mukha niya sa kanang kamay. Don't wear that weak expression on that face. Kung hindi, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na sirain ka. Naririnig mo ba ako? Yes, I promise. Hindi ko na uulitin yun. Please lang. Huwag mo akong sasaktan. Pagmamakaawa niya rito. Ngumisi ito sa sinabi niya. Bakit ganito ito kasama? He never met someone like him before. Gusto niyang sampalin ang pagmumukha nito para matauhan ito sa mga pinagagawa nito sa kanya. Narinig nila ang doorbell sa labas. Tumayo ito. Fix yourself and let's eat. Huwag mo akong paghihintayin. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Huling sinabi nito bago pa man siya tuluyang iwan nito. Nanginginig ang buong katawan niya at inayos ang sarili. Narealize niya na mas nakakatakot ang isang kagaya ni Jackson kumpara sa agresibong si Ramon. Para itong tahimik na bundok pero kapag napuno parang bulkan naman ito kung magalit. Nag-aapoy at nagliliyap. Tumayo siya at pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos ayusin ang sarili, sumunod na siya sa binata.